when we first met, naging curious kami sa'yo. Kaya nag-imbestiga kami ng pagkatao mo. Yung live-in partner mo pala ang financer ng business niyo. You're a practical guy, John. Perfect choice para sa pinaplano namin. Eh ano ba yun? Ano ba yung pinaplano niyo? I wanna get pregnant, John. We need a sperm donor. Sa isang relasyon, napakahalaga na kayo ay maging tapat sa bawat isa. Pero paano kung ang dalawang puso ay nagkakilala nang sila ay meron ng kanya-kanyang karelasyon? Sila ba ay dapat magtiis at manatili na lamang sa kanya-kanyang partner? O dapat ba nila itong ipaglaban dahil sila ang tunay na pinagtagpo at itinadhana? Ako, nakakakiliti sa isipan at masarap pag-usapan yan. Pero nakakadurog din sa puso. Ganyan ang kwento natin ngayong gabi dito sa aming episode na pinamagatang Mahal Kita, Mahal Mo Siya. Apo? Apo! Eh, Mama, kakain na po ba tayo? Kakain na po ba tayo? Kakain na? Paano ko nakakapagbasa ng ganito kalakas ang music mo, ha? Diyos ko! Mamang talent po yan. Special talent po. Teka, kanina pa nag-iintay sa'yo ang telepono. Telepono? Babae na naman, Husi. Kung babae, sabihin niyo, busy ako. Galing ka tarang tawag. Gusto kang makausap ng mama mo. Eh di, lalong sabihin niyo na busy ako. Tatawag siya ulit mamaya. Kausapin mo, ha? Apo naman, alisin mo na ang galit mo sa nanay mo. Nag-asawa lang naman siya ng iba dahil iniwan siya ng tatay mo at ipinagpalit rin sa iba. Oo, pero ilan? Kailangan ba ilang beses yung mag-asawa para makaganti kay tatay? Ang ganda ilan eh kung bakit hindi ako naniniwala sa true love na yun. Balang araw, iibig ka rin, apo. Balang araw, darating ang babaeng bubulabog at kakalabog dyan sa puso mo. Yung makakatigil ng pagkababaero mo. Mama, eh ako pa nga inahabol ng mga babae. Pero alam niyo, Mama, isa lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ikaw po yan, Mama. Ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang isasayaw ko. Ikaw lang ang prinseso ko. Ano, talaga? Ikaw lang ang mga ko. Naman tong apo ko. Ayan lang, teka. Parang nahihilo ata ako. Tama ko muna. Tama lang. Iniikot-ikot mo kasi ako, nahihilo tuloy ako. Sorry, Mama. Inatakam niyo po ba kayo ng high blood niyo? Teka. Maintenance yung minum po ba kayo? Eh, naubos lang ang mga gamot ko. Eh, problema pa nga natin ang pambayad sa kuryente. Delay na naman ang padala ng mama mo. Sa dami ng sinusuportahan niya kapatid ko sa labas, huwag na kayong umasa. Hayaan niyo, Mama. Akong gagawa ng paraan. John, totoo ba na 2 weeks old ka pa lang iiniwan na kayo ng ama mo? Yes, Tita Mel. Totoo po na 2 weeks pa lang po ako, 2 weeks old pa lang po ako is nagkahiwalay na po ang parents ko. Umalis na po si Papa. And ang mother mo? Kailangan niya pong umalis din agad para mag-work abroad. Sino nag-alaga sa inyo? Lola ko po. Habulin ka daw ng mga chicks eh. Siguro yun kaya hindi ka nakapagtapos. Hindi po. Ang reason po kung bakit hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral, I have to work po. Kailangan pong makasurvive and kailangan din pong matulungan si Lola. Ang Lola. Eh, pero sino ba yung Kim sa buhay mo? Salamat, ha? Thank you. Next time ulit. Salamat. Thank you. Wait lang. Baby! Kim! You look tired. Come on.
ang cute-cute din, pasyal tayo. Hindi pwede kasi meron pa akong modeling commitment na pupuntahan eh. Tell me, how much will they pay you ba? I'll double your fee. Samahan mo lang ako. Sige, no? Para mo naman ako inuinsulto niya. Hindi ako ganung klaseng lalaki, no? Fine. Kung ayaw mo. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin yung offer ko? Let's put up a business. Sa akin yung kapital, then you manage it. It's a fair offer. Pero King, bakit sa dinami-dami ng lalaki ako panapili mo? Ang dami namang lalaking ka-level dyan, di ba? Di ba obvious? Because I want you, John. And I want you bad. Di mo ba ako gusto? Sino pang di magkakagusto sa'yo sa ganda mong yan? Ang bata mo pa. Kaya lang kasi, ano sasabihin ng mga tao sa akin? Parang, cradle snatcher ako. Sa tingin mo, in this age, age still matter? Hell no! We can be partners, John. Business partners. Walang commitment. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Basta ibibigay mo rin sa akin lahat ng gusto. Deal? Sige. Tatanggapin ko na yung offer mo. Pero sana, bigyan mo muna ako ng time na makapag-ipon para, alam mo yun, may ma-share ako sa negosyong itatayo natin. Okay. If that's what you want. Mapagbigay naman ako eh. Tara na. Let's go. Upang mabigyan na maginhawang buhay ang kanyang lola, pumayag si John na magnegosyo sila ni Kim. Makalipas lamang ng isang taon, dahil sa pagsisikap at dedikasyon ni John, lumago at maging matagumpay ang itinayo nilang spa. John, gusto mo sa loob muna. Siyempre na kung ba, hindi makakita sa ating customer dito. So what? Ayaw mo lang ata talaga eh. Bakit? Kasi nakuha mo na yung gusto mo? Kasi may negosyo ka na. E nasa naman yung share cost agreement natin? Kim, pwede ba maghintay muna tayo sa tamang edad mo? But I want it right now! Kung maingay, baka marinig ka ng mga customers natin sa loob. Damn it, John! Kim! The next time you refuse to make love to me, alalahanin mo ah, I made you, John! May responsibilidad ka to make me happy! John, mukhang problemado ka yata. Dapat nga, sarap buhay ka eh. Ikaw na nga itong naka-jackpot na sugar mommy. Ay, correction. Di ba mas bata nga pala si Kim? Kaya, sugar baby. Anong sugar baby? Ano gusto mo, suntukan? Para sabihin ko sa'yo, naglabas ako ng pera dito sa negosyong to. Hindi lang dugo, kundi pawis ang nilaan ko para magtagumpay itong negosyong to. Huwag mo na sasabihin na sugar mommy o sugar baby si Kim, ha? Dahil nare-respeto ko yung babae at ang ginagalang ko. Sige na, umalis ka na. Kumain mo ng gulo. Alis! Upang mapatunayan na hindi lamang pera ang habol ni John kay Kim, mas lalo niyang pinagbuti ang paghawak sa negosyo nila. Hanggang sa magkaroon na rin sila ng car rental business. Lingid sa kaalaman ni John, ang bagong negosyo pa lang ito ang magiging daan para may makilala siyang babae na magpapatibok sa kanyang puso. Oh, may inaantay lang ako na pasahero. Kim, ano ko ba naman? Be matured naman. 25 years old ka na eh. Ano naman kung gamitin ko yung free time ko na mag-extra driver ako sa rent-a-car natin? Kasama na nga tayo sa bahay, tapos ganyan ka pa.
Kuya, nakatulala ka pa dyan. Ay. Halika na. Malilate na kami sa event. Sorry po. Okay lang ba sa inyo na malakas yung sounds? Sounds? Wala namang sounds ah. Kuya, tara na. Ano ba? Malilate na kami. Okay po. Sorry po. Kuya naman kasi! Kung saan-saan ka kasi nakatingin eh! Kanina ka pa eh! Nasaktan ka ba? No, I'm okay. Sweet mo talaga. Pinoprotektahan mo ko. Sorry po ah, ma'am. Sorry, nalingat lang po kasi ako eh. Hindi ko kasi mapigilan na hindi mapatingin sa inyo. Natutuwa po kasi ako sa inyong dalawa eh. Matagal na po ba kayong mag-best friend? Sobra. Hindi mo ma-imagine kung gaano kami ka-close na dalawa. Kuya, tama na, chika. Tara na. Kanina ka pa eh. Tara na. Let's go! Oh, nga pala. Sige, sorry. Okay, sige. Tara na po. Pasensya na po. Excuse me. I'm right. Ako nga pala si John. Next time na kailangan niyo ulit ng sasakyan, sana pwede sa rental car na lang namin ulit. Ito yung calling card ko. Tapos meron din akong spa. Kung kailangan niyo mag-relax, magpamasahe, dun sa spa namin. Ito naman yung isang calling card para sa spa. Raketero ka pala. Don't tell me, umi-extra ka rin sa spa nyo bilang masahista. Pero sorry ah, hands off kasi tong si Anne sa mga lalaki. Babae lang ang pwedeng humawak sa kanya. Particularly, ako. Let's go. Paano mo siya ginawa ng paraan na mas makilala? Nagpatuloy ka ba noon to contact her? Consistent po ako na nagme-message sa kanya ng hi, hello, ng birthday greetings, ng holiday greetings po. Oo. So sinisin niya lang po talaga yon. Okay. So hindi niya po ako in-entertain from 2011 to 20 last quarter ng 2015, hindi niya po talaga ako kinausap. Aba! Inspirado ata ang abo ko! Mama, bigyan kita na. Rice? Meron ka bang magandang balita sa akin kaya mo ako dinala? Hindi na ba kayo nag-aaway ni Kim? Eh, anong dahilan, apo? Bakit ang saya-saya mo? Alam ko na. Ano? May nakilala kang bagong babae, no? Ang galit talaga ng mamang ko, ah. Nahulaan niyo, ah. Hindi, alam niyo, mamang, itong girl na to, unang kita namin, alam niyo, mamang, parang may DJ na nagplay ng maangas na beat dito sa dibdib ko. Mukhang dumating na nga ang babaeng pang magpakailanman mo. Eh, mamang, sandali, baka importante yung tawag. Ako, sige. Hey! Mamang! Yun! Yes! Nag-message siya rin sa akin. Saan yung kinukwento ko sa inyo? Eto, nag-replay na siya. Magkikita nga kami. Magde-date kami! Ay, kung alam mo na kung gaano ako kasaya at ka-thankful na makasama ka, pagkalipas ng ilang taon. Kung magkakasundo tayo ngayon, sigurado ako, mas maraming beses pa tayong pwedeng magkita, John. Napakaganda mo talaga, Anne.
Uy! Roxy! Nandito ko pala. You wanna join us? Ikaw! You wanna join us? Okay ka na sa pinaplano namin ni Anne? Pinaplano? Anong pinaplano? Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo pa sinasabi sa kanya? Okay! Ano ba yan? Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. When we first met, naging curious kami sa'yo. Kaya nag-imbestiga kami ng pagkatao mo. And we learned na yung live-in partner mo pala ang financier ng business niyo. You're a practical guy, John. Perfect choice para sa pinaplano namin. Eh ano ba yun? Ano ba yung pinaplano niyo na yun? I wanna get pregnant, John. May mangyayari sa atin? Ano ba? Hindi ko... No. Through in vitro. We need a sperm donor. Teka, ano ba yan? Joke ba yan? An, sa ganda mo ngayon, maraming baka gusto sa iyo na lalaki na gusto magkapamilya. Hindi mo kailangan gawin yun, An. John, hindi mo naiintindihan. You see, I already have a man in my life. Or shall I say, a woman. Si Roxy. She's my partner in life. Ano, teka? Parang maintindihan? Magka-relasyon kayong dalawa? Di pa pareho kayong babae? Bakit? Kailangan ba may magdamit lalaka sa amin at mag-role-playing para masabing may relasyon kami? Puso ang nagmamahal, John. Hindi ang sex organ natin. So, are you willing to be the sperm donor of our baby? Okay, sige. Huwag kang mag-alala, ha? Babayaran ka naman namin dito, eh. Pag pumayag ka maging sperm donor ng baby namin. Alam nyo, nagkakamali kayo ng pinili. Dahil unang-una, hindi ako mukhang pera. Pangalawa, kotse ang pinaparenta ko. Hindi itong pagkalalaki ko. At least we try. Waiter! Ano nangyari, John, nung natuklasan mo na meron siyang karelasyon na babae? Mama, isa lang naman ang love sa factor kung bakit nag-rework yung relationship eh. Marami nga dyan sinasabi nila. Nagmamahalan daw sila pero ending, iwalayan din. Oo, good partner sama kami ni Kim eh. Siguro panahon na rin para mag-level up yung relationship namin dalawa. No, Mama, hindi. Hindi niya alam na nandito ako. Wala siyang idea. Kaya nga, susurpresahin ko siya eh. Sige na po. Sige po. Bye-bye. Kim? Ano ba? Tama na ba kami makakita sa atin dito? Okay lang yan, ayaw ko sila. Nakikiliti ako naman. Oh, walang hiya kayo. John! Itong ba yung dahilan kung bakit ayaw sa akin ng pamilya mo? John, I'm sorry. Kailang pa ginagawa sa akin to? John, I'm sorry. Let me explain, please. Ito ka ng paliwanag mo. Kung gusto mo, magsama na kayo na ito. Dahil sa pangyayaring iyon, nagdesisyon si John na tuluyan ang hiwalayan si Kim. Nilibang na lamang ni John ang sarili sa pagdi-DJ sa mga club kung saan muling nag-cross ang landas nila ni Anne. Sumat ka na kasi! Ayun nga, nagpapa-free taste ka ka ng alak tapos ayaw mo uminom? Ayun! Pitiwan mo nga siya! Bakit? Sino ka ba? Girlfriend ko siya, bakit? Okay! Ay, pasensya ka na. Kailangan ko sabihin na girlfriend kita eh. Girlfriend? Bakit
boyfriend ko. Tsaka ano bang ginagawa mo dito? Babe, sinabi lang naman niya yun para tantanan ako ng customer. Pinabastos na ako eh. Ann, brand ambassadors tayo dito. Dapat nga nakahatrap tayo ng customers eh. Hindi yung tinataboy natin sila. Eh, paano ako magreklamo yon? Talaga? Eh, binabastos na tong girlfriend mo ah. Tapos trabaho pa rin yung iniisip mo. Anong klasikang karelasyon? Bakit ka ba nakikialam dito, ha? Babe, huwag po nang awayin si John. Pinagtanggulan naman ako ng tao eh. So siya na yung bida. Ako na yung kontrabida dito. Ganun ba? Oh my God, I can't take this. Alam mo, kitid ng isip mo eh. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Hindi na ako nanalo sa'yo. Baka nga siguro magkanya-kanya na muna tayo. Ah! Ano ba? At kanino ka sasama? Dito? Dito sa lalaking to, ha? Pim, ano ba? Ngayon ko nga lang siya nakita eh! Ganyan ka ba magtrato ng babae? Yung mas mabuti pa makakilala siya ng lalaki para maranasan niya kung paano siya tratuin ng totoong lalaki. So, pinapamukha mo ba na may kulang sa'kin? Anong pinagmamalaki mo? Hoy, mas alam ko kung anong magugustuhan ng kapwa ko babae. Pwede ba? I'm not threatened by you. Hindi nga ba? Suotin mo muna ito para hindi ka mabastos. Alam mo kung sino mas bastos dito? Ikaw eh. Oh. Sa'yo na yan. And let's go! Magmula noon, tila nagkompetisyon na nga sina John at Roxy para kay Anne. Habang nanunuyo si Roxy upang balikan siya ni Anne, nagsimula naman itong pursigidong ligawan ni John. Hanggang sa... Anne, bakit ka aalis? Saan kang pupunta? Paano tayo? John, walang tayo. Forever na ako na hindi magiging free. Sorry pero okay na kami ni Roxy. Babalik na ako sa kanya. Salamat sa lahat. Kaya sigurado ka na ba? Kasi ako sigurado ako eh. Pinapala kita makikitaan. An, alam kong may nararamdaman ka rin sa akin, di ba? An, huwag mo naman i-deny yun. Alam kong may nararamdaman ka sa akin. Dahil tayo ang tinadhana. An, tayo ang tama para sa isa't isa. John, kung talagang tinadhana tayo, bakit nagkakilala tayo sa maling panahon, sa maling pagkakataon, na kung kailan nakatali tayo sa iba. Kalimutan natin ang isa't isa. Pero Anne, at least, magli-live-in na kami ulit. Baka naman pwede mo na kaming tantanan ngayon. Anne, tara. Isipang pumunta ng Macau. Ano nangyari sa relasyon ninyo ni Kim? Ang pagsasama po kasi namin and relationship ni Kim is hindi na rin okay po. Magulo na din po. Dumating sa point na nag-decision ako na tapusin po kung anong meron kami. Ah. Kaya ako nag-abroad po. Babe, parang tahimik mo buong araw. Pagod ka ba? Gusto mo ng masahe? Teka muna, ang init eh. Nakatoda na ba yung aircon? Muna ko. Naiinitan ka lang ba talaga? O nanlalamig ka na sa akin? Alam mo, klaseng tanong yan. Bakit masama pang magtanong? Ayoko na makipag-argue sa'yo. Pagod na ako sa trabaho. Pagod ka sa trabaho? O pagod ka sa akin? And I know when you're lying. Since high school, magkasama na tayo! Kabisado na kita! Miski ayaw at gusto mo tuwing monthly period mo, kabisado ko! Pero hindi nakilala mo yung best thing, John, na yan! Yung best thing na lahat yan! Ito na naman tayo eh! Ay, hindi na ako kakilala!
Siya ba yun sa isip mo? Siya ba yun naman yan? Gusto mong malaman? Oo! Oo! God knows kung gaano ko siya gustong pilit kalimutan! Pero ang daming tanong at what ifs eh. Pero pilit ko pa rin sinasaksak sa utak ko na ang dami na natin pinagdaanan. Sa dami na sinakripisyo at yung mga laban ay sinuko ko. At lalong-lalo na yung mga bagay na hindi ko nanganusin doon, ikaw yung pinili ko! I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya sa akin. Ano po mga iwan? Ano? One place. Pagsasabi mo bang mahal mo ko? Sinasabi mo yun dahil totoo? Ano ko sanayon mo na lang dahil matagal na tayo nagsasama? Kasi hindi yung tanong ko sa sakit ko eh. Nalulungkot ka dyan sa Macau, ano? Halata ako sa boses mo eh. Hindi ho, mamang. Ano lang ako, pagod lang po ako. Eh, kasi nag-celebrate po kasi kami kagabi. Ang dami na nga kumukuha sa akin mag-DJ, mamang eh. Tapos, unti-unti na rin ako nakikilala dito. Mamang. Saan ho, nandito kayo ngayon? Miss na miss ko na ho, diba? Ako ba talaga ang iyong namimiss? Eh, halos araw-araw tayong magkausap ah. Baka naman may ibang espesyal na babae kang namimiss. Bakit ganito? Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan si Ann? Siya pa rin naman ang isip ko. Mamang ganito ba magmahal talaga? Ganito ba ang main lang? Isang sulat ng pamamaalam ay binigay ni Ann kay Roxy bago nito minabuting maglakbay din sa ibang bansa para maghanap ng trabaho at para hanapin ang sarili. Pero tila yatang tadhana na ang gumawa ng paraan para muling magkita sina John at Ann. Ay! Naku! Sorry! Hindi ka nagmamadali, oh! Hindi ko sinasadya. Sorry talaga. Ann? John? John, andito ka din sa Macau? Ann, kumusta na? Teka, kasama mo rin ba si Roxy? Ay, hindi. Wala na kami ni Roxy. Pero nakakatuwa no, of all places dito. Bumala tayo magkikita. Ann? Alam mo ba kung bakit nag-cross ang landas ang tawag sa mga taong nagkita muli? Bakit? And dahil may cross, si Ford ang hiwili mo. At hindi mo sa akin sabihin, ngayon mo sabihin sa akin na hindi tayo dinadana. Hi, Ann! Alika, join us! Ano ba nakita mo kay John? Kaya siya ang pinili mong mahalin, Ann? Sobrang consistent niya. As in,
simula noong 2011, hindi ko po siya pinapansin, dinadadma ko siya. Oo. Tapos, pinupush ko siya pala. Pag nagma-message siya, minsan parang binabara ko na po siya para tigilan niya na. Kasi simula noon hanggang sa noong 2015, 2016, hindi talaga siya tumigil, tita niya. Sobrang consistent niya. Oo. Tapos, nung nagkausap na kami, dun ko nakilala na napaka-touchful and caring na po. Pagkalipas ng ilang buwan, nagdesisyon sina John at Ann na bumalik na sa Pilipinas para dito na magsama. Ang buong akala ni na John at Ann ay magtutuloy-tuloy na ang kanilang pagmamahalan at kaligayahan. Pero... Excited na akong makita at makilala si mamang mo. Ako nga din eh. Excited na akong mapuntahan yung simbahan kung saan tayo ikakasal. Walang kasalang magaganap. Kim? Roxy? Paano kayo nagkakilala ng dalawa? Let's just say na maliit lang talaga ang mundo. Lalo na sa aming mga team iniwan at team inagawan. At andito kami para paghiwalayan ng mundo nyo. Love team ng iwan at ng agaw. Ikaw, John, inagaw mo lang yung babae niyan sa karelasyon niya eh. At ikaw naman, Ann, inagaw mo tong lalaking to sa sugar mommy niya. Oy, watch your words, ha? Di ba magkakampi tayo dito? Ano pang hinihintay mo? Pawiin na natin yung original na sa atin. Ann, halika na. Sumunuhan mo sa akin. Roxy! Halika dito. Dito ka sa akin. Roxy, hayaan mo na ako. Akala mo ba patatahimikin kita? Hanggat hindi ka bumabalik sa akin at hanggat sumasama ka sa lalaki yan, hindi kita patatahimikin, Ann! Roxy, kung mahal mo ko, papabayaan mo na ako. At isa pa, hindi ko naman siya inagaw kay Kim eh. Tumating lang si John sa buhay ko nung wala na sila. John, come back to me. I need you, John. Please, please, please. Kim. Ako lang ang dapat makinabang sa'yo eh. Kim, teka lang, makinig ka sa akin. Kim, matagal na tayong tapos. Mula nung magtaksil ka sa akin. Pwede ba? Hayaan mo na kami ni Ann. Hindi. Hayaan mo na kami. Pwede. I can't, John. I can't. Si Daddy lang naman yung may gusto dun sa lalaking yun eh. Patawarin mo na ako dun sa nangyaring yun. Please, John. Please, I need you, John. Please, John. Mula nung mawala ka, bumagsak na rin yung negosyo. Ikaw ang hinahanap ng mga clients at investors natin. Ngayon ako naman yung nangangailangan dun. Please, ako naman yung tulungan mo. Please. Please, John. Please, magsimula ulit tayo. Please. Ann? 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 Please. John, please. Ann, please. John, please! Nakikiusap ako. Nakikiusap din ako sa'yo, John. Tama na to! Ayoko na ng skandalo. Pero paano tayo? Paano yung tadhana natin dalawa? Tadhana? Walang tadhana, John! Walang magandang kinabukasan para sa atin hanggat ginugulo tayo ng nakaraan. Wala na akong balak balikan si Roxy. Pero ikaw, ikaw ayusin niyo sa inyo ni Kim. Dahil hanggat nandyan siya, hanggat sa naghahabol siya sa'yo, talabas at talabas lang na ako sa amin at pangalawa. Naging imukal na nga ang tingin sa akin ng ibang tao dahil pumatol ako sa kabaro ko. At ayoko nang mangyari sa iyo yun. Ang dami na padlang sa atin, John. Tigilan na natin to. Ang ipaglalaban kita. John, kung mahal mo talaga ako, palayain mo na ako. Thank you.
Kim, ito na yung mga proposals para mas may improve pa itong spa. Thank you. Pero teka, ilang days ka nang ganyan ah. Ang tahimik mo. Okay lang ako. Saan ka pupunta? Dito sa labas lang. John! Ano ba? Pwede ba ito lang naman yung dahilan kung bakit ako nandito? Wala na ba talagang chance para ma-work natin to? Kim, we almost had that chance. Saksi ang Diyos. How much I tried na mahalin ka. Alam ko malaki utang na loob ko sa'yo, Kim. Kaya tatanawin ko na habang nabubuhay ako. Pero kasi, itong pamimilit mo sa akin, hindi mo pinapatay yung poso ko. Okay. If letting you go will make you live again, then I'm setting you free. Basta huwag mo lang kalimutan yung negosyo natin, ah. Talaga? Pinapalayan mo na ako? Salamat, Kim. Salamat. Salamat, Iha, at pumayag kang makipagkita sa akin. Gustong-gusto ko na kasing makilala ang babaeng nagpabago sa apo ko. Alam mo ba, magmula nang naging kayong dalawa, unti-unti nang inayos ni John ang buhay niya. Napatawad na niya ang mama niya. At nahanap na rin niya ang papa niya. Tunay ng pagmamahal lang ang makakapagbago sa isang tao. Nagawa mo yun para kay John. Anne, pinalaya na rin siya ni Kim. Oo. Mahal na mahal ko ang apo ko. Ang inaalala ko lang, kapag wala na ako dito sa mundo, sino na ang magmamahal ng tunay sa apo kong si John? Ako ho, Mamang. Mahal na mahal ko yung apo niyo. Talaga? Mahal mo pa rin ako? John! Dinig na dinig ko. Wala nang bawi yan. Malaya na tayo, Ann. Wala nang mambabawi sa atin. At itong singsing na to, hinding-hindi mo natatanggalin to kahit kailan. Siya na. Ikaw naman, Ann. Talaga ba si John na? O, actually po, Tito, nag-propose na po siya sa akin. Eh. Nag-yes na rin po ako. John, tinan mo sumisipa yung anak mo. Oo nga, El. Sobrang lakas ng sipa niya. Ay, anak. Pero, Ann. Kahit anong mangyari, ha? Hindi tayo maghihiwalay.
Kasi ayoko lumaki yung anak natin na walang parents kagaya ko. Nagpapasalamat din ako dahil natanggap mo ko. Natanggap mo yung nakaraan ko. Natanggap mo yung pagkatao ko. Maraming maraming salamat. Pag nagmamahal ka, mamahalin mo ang lahat sa kanya. Yayakapin mo ang lahat ng pagkakamali niya. Alam mo, masayang-masaya ako. Naliwala na makakahadlang sa atin. Talaga? Talagang wala na makakahadlang sa atin. Ay, ang baby natin. Ayaw nga pala. Naku, sorry. Naipit ng daddy ang baby. Naku, sumisipa na naman siya. Akin, naipit ko. Sorry. Grabe, lakas ng sipa. Lakas ng anak natin. Grabe. Roxy? Roxy, nandito ka ba para manggulo? Nananahimik na kami. After what happened, hindi ko kayo masisisi kung ganyan yung tingin niyo sa akin. Pero gusto ko lang maitama lahat ng mali ko bago ko manirahan sa ibang bansa. Roxy, wala namang mali o tama sa pagmamahal. Lahat tayo square dyan. Pantay-pantay. Napatawad na kita. Sana ako rin mapatawad mo. Grabe. Ang laki na lang dyan mo. Masayang-masaya ako. Kahit hindi man ako yung naging dahilan yan, alam ko kasi na sobrang saya mo ngayon na natapad mo na yung pangarap mo. Basta ha, ninang ako niya na. Oo naman. Oh, teka lang. Anong ninang? Ninong, di ba? Oo nga naman. Ninong. Pwede. Pare. Pare. Sige. Maano na ako. Salamat. Andito na merienda nyo! Wow! Ang sarap niya! Ang sarap naman ito, Mama! Sige, ako na po mag-a. Ni John. Oh, siguradong magugustuhan mo din yan. Naku, at ng anak namin. Magawa ng sandwich yun si Mamang. Oo, naku. Para mabusog yung baby sa loob. Kailangan kumain. Naku, lumalaki na naman ito sa loob. Siguradong ano yung mga leksyon na pwede ninyo ibahagi sa ating mga televiewers? Siguro po, never give up. Lalo na kung yung tao sa tingin mo worth it talaga na ipaglaban. Talaga worth it siya. O John, ikaw naman. Sa akin po, Tita Mel, wag po kayong susuko. Ang pag-ibig po kasi, hindi yan puro sarap. Daraan po talaga yan sa hirap. And sa amin po ni Anne, yung pagsasama namin, nauna po namin maranasan yung hirap. Pero nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi hindi niya po ako iniwan or tinalikuran. Siya po yung isa sa mga dahilan na kung bakit po nabuo po yung pagkatao ko ngayon. Kumbaga, naniniwala po kasi siya sa akin eh. Tinusuportahan niya po ako in all ways po as a partner po. Napakaganda ng mga sinabi mo. At panghuling abili na magpakailanman, John, mahalin mo nang mabuti si Anne, mahalin mo nang mabuti si John. We wish you good luck, but more than that, God bless. Thank you very much. Thank you, Tito. Thank you. God bless po. Sa larangan ng pag-ibig, kailan nga ba tama ang mali? Tama ba na manatili ka sa isang relasyon? Gayong alam mong may iba kang totoong minamahal. Napakahirap na sitwasyon na natitiyak kong pinagdadaanan o napagdaanan na ng marami sa inyo. Alin ba ang mas dapat ninyong sundin? Ang konsyensya o ang puso? Kung ako ang tatanungin, huwag ninyong gawing komplikado yung inyong love life. Pag may mahal ka ng iba,
Abay, iwanan mo na yung una bago mo simulan ang iyong relasyon sa totoong mahal mo. Ako po ang inyong kamillennial, Mel Tianco, na naghahabilin. Huwag kang kukuha ng batong ipupukpok sa iyong ulo pag ikaw ay nagmahal. Isa lang. Ngayon, bukas at magpakailan. Goodbye.